If I had no cash to spend. 2020 is very unpredictable. I never thought that I would still be able to travel despite what's happening in the world. We took this as an opportunity to travel within the country. And in this trip, let's discover South of France. From Paris, we took 9 to 10 hours drive to go to La Source, our camping site in Les Saint-Sauverdon. We hit the road at 9 p.m. and arrived at around 7 a.m. After arranging our area, pitching our tents, and having our lunch, we directly headed to Lac de Santa Croix to start our day one. So, hi guys! Ayun, ito na kami sa May Lake. Actually, mukha siyang beach. Tapos, ang ganda pa ng view, tingnan niyo. Ayun, magta-try kami mag-paddle. Actually, first time namin mag-paddle. Uy, baka sa malalim mo tayo dalahin. Baka si Boy, hindi naman tayo mamamatay. Kahit na. Uy, last words. Charot. We're currently at La Source, dito sa South. And yeah, sobrang excited kami ni Colleen. Nilove kung anong gagawin namin dito kasi ako, first time ko talaga mag-camping ng totoo, and ayun, sobrang excited lang kasi new experience siya for me kasi sila madalas sila mag-camping. So ayun, by the way, kanina pala nakapaglangoy na kami, nag-paddle na kami kanina, and ayun, pinractice lang namin kasi apparently sa mga susunod na araw madalas namin yung gagawin, so dapat mag-practice kami. And yun, so far okay naman siya. Medyo nakakatakot sa una kasi kailangan naman hanapin yung balance, pero nakakatawa naman siya itry. So, dito na niluluto natin. Day 2! Dito kami ngayon sa parang island siya. I don't know anong name. Yung iba namin kasama is nag-kayak sila. Nag-paddle kami ni Colleen. Pagod na pagod kami kasi hindi kami sanay mag-paddle. Practice lang to kasi hindi pa talaga dito yung pagpa-paddle. Piyo, piyo, piyo. Wala masyadong tao. Kaya maganda dito kasi parang amin talaga yung beach. Feeling private beach ang butik. Lalakad na lang kami ngayon dito. Kasi kanina nagpapaddle siya, kaya kami. Kaso sobrang lakas ng hangin. Hindi kami masyado umabante. Kaya naglakad na lang kami ngayon dito. Kaya nga. So ayun po, no? Ang galing! So, hi guys! Ayun, day 3 na namin dito. So, our plan for today is we're going to Moustiac Saint-Marie. And nakitin namin yung mundok para pumunta kami sa chapel. And also, dadaanin kami sa bridge sa may Gorge du Verdon para makita naman yung view doon. And yeah.
sa Moustier Sainte Marie. And as you can see, pagod na agad kami. Wala pa tayong 10 minutes naglalakad. Oh. So, this commune is one of the most beautiful village daw dito sa France. And yeah, titignan natin kung totoo yun. Tingal na hingal lang dito kami. Hingal na hingal lang kami maglakad. Bumerang ka, girl. It's 7 PM na and naghahanap kami ng restaurant kung saan kami magla-lunch. Ayun, nag-hike kami ngayon pataas, papunta dun sa church doon. Almost nasa taas na kami. Bridge, as you can see, ayan yung boat. Daming nagpo-boat, nagka-kayak, nag-paddleboarding. And ayun, tomorrow yun yung plan namin. Ngayon, napunta lang kami sa isang village para yun, tingnan yung village and tumaas sa isang chapel. Mas more on taking pictures kami ngayon and visiting yung isang place. Pero tomorrow yun, mas ano, more on adventure kami, like mga activities yung gagawin namin. I should be at home right now. Ayun, day 4 na and nagpa-paddle na kami, totoong paddle na to. Hindi na siya practice. Hindi na siya practice. Doon kami pupunta sa likod pa ng may tulay. Dito na talaga sukap yung pinag-practice ko na ilang araw. Nag-vlog ulit kasi kanina bumalik kami doon sa Gokshuver. Pumunta na lang kami doon sa may dulo, sa may mga falls, ganyan. May nakita kami mga nagkikilip, jumping. Noong una, joke-joke lang na gusto mo ba tumalon, ganyan, ganyan. Tapos ako naman, Gina, una lang, sunod, sige, ganyan. E di ba, tumas ako dun sa bato. Tumas sa bato na ako, at tagal-tagal ko bago tumalon. As in, di ba, sobrang ano, eh yung phone niya, like 5%. As in, malalaba na talaga, sabi niya, kaya tumalon ka. Ako, hindi pa na ako tumadalon.
Tapos may dalawang lalaki dumating. Nag-alaway sila papalapit sa dun sa may cliff na tinatalunan ko. Sabi ko, feel ko tatalon sila. So tinanong ko kung tatalon din sila. Sabi nila, o katatalon kami. Ganun sabi ko. O sige, maunan na kayo para, ano, para makita kong tumalundago ako. Kinausap ko para, parang inassure ko yung sarili ko na pag tumalong ba ako, nalunod ako, sasagipin niyo. Nung una, ayoko pa tumalong hanggang sa si Tristan tumalong na siya. And then nung may courage na ako para tumalong, ayun, tumalong ako. Tapos, sumunod naman si Victor na tumalong. And then nung second time, parang una natatakot ako, so nakatalong na ako, parang nasarap pala sa feeling, sabi ko, sige, try ko ulit. Pagkataas ko, may halaman pala doon, yung sang anong halaman, hindi ko nakita. Ayan, nasugatan ako. So ayun, gusto ko lang i-share sa inyo kasi kanina hindi ko talaga lang GoPro. 2-3 hours kami doon ng tagal. Pero ma-enjoy naman na. Sobrang enjoy namin. Parang hindi 3 hours. Ang bilis ng oras. So ayun, share ko lang. So ngayon, dito kami sa highway kasi pupunta kami sa Castela. And ito yung nadaanan namin na view. Tingnan nyo, ang ganda. Oh my God. Kapon starting dito hanggang doon sa dulo doon nag paddleboarding kami siguro mga 2 kilometers din so balikan like 4 kilometers something. Yun, bumaba ulit kami. Kasi ang ganda na naman ng view. Love, pang ilang baba na natin to? Pang tatlo? Pangatlong baba na tata namin to. Every 5 minutes, bumaba kami kasi ang ganda ng view. Masasabi mo? Nakakahilo. Sobrang taas, promise. Pag gubunong, ewan ko, tatakot lang ako pumunta sa dulo dun eh. Nagayon mo dun, go na. Ganyan na lang ako. Yun na yung footage na mabibigay ko sa inyo. Mas mahal ko yung buhay ko. Di pa ako namamonetize sa YouTube. Mamatay na. Nanupan na ka. Okay, small update. Nag-stop na naman kami. Hindi namin tan. Hindi naman makakarating sa nis. Char. Awesome. Pasit ko pa. Pero tingnan niyo sobrang linaw. Iglis sa tas kita mo ba? Dahil ko. Si pagkakabay. Nadala siya dun sa ano, bilog. Hindi ko naman nakita, hindi ko nakita. Yung petang nalaro, wala. Ayun. Tapos nadala siya eh. Tinawanan ko eh. Oo, nakita pala siya nun. Before kami mag-lunch, mag-withdraw muna kami kasi minsan mayroon dito yung mga shops tulad ng souvenir shops. Kailangan minsan cash yung ibigay mo sila sa matagat ng credit card. Kaya mag-withdraw muna kami. Tara. So, dinig ba ako? Since we're at the Centerville, we need to put a mask. We're looking for a restaurant. Kaya nakamask na kami. Ito kami sa tapat ng La Taverne. And I think we're gonna eat our lunch in this restaurant. Or not. No, hindi ata. Complete na pala. So, change of ano. Iba na. Hindi na dito. Baka dito na sa Ideal Bar. Okay, so another fake news. Sauf que vous êtes complet. Dommage pour nous. Oui, demain. Merci. Je vous revois pour le café ou la glace. Oui, j'espère. Au revoir. Oui, moi aussi, j'espère.
Another fake news, hindi kami natuloy dun sa La Taverne at sa Ideal Bar. Anong gusto mo kainin? Alam ko na. Baka ako. Uy, wala ko sinabi. Ano? Pasta. Oh. Diba? Ayun, since cut off na ng lunch ngayon, mas nakabari kami kakain. Ito yung mga menu. Gutom daw siya, tapos yun yung natira. Tingnan nyo. Ako sabi ko, sakto lang, hindi pa na ulang kagutom. So, nag-mask na ulit kami kasi maglalakad kayo. Pupunta kami sa Ponjokot. 5 minutes lang siya galing dito sa May Plus na to. Video gaano, pero yung ano way papunta dito sobrang ganda talaga siya. Dumaan kami sa mga canyon ng Vertu. Tingnan niyo, may isang bata doon na gahanap ng bato pa ng isa tulay. May not be our best year. But despite, I still had a great summer that I'll be looking back for sure. It reminds me that bad days always promise a better day tomorrow.